dahil inako ni Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libing, sa kanyang kinaluluklukan, dininig aming panambitan, abang bayan at pag-ibig sa kandili niya nananabik. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ni Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libing. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming dosari ng labi, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanan na ipinangangabang ihingi ng kapatawaran ng budgi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan namin na hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan ng aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa
itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila. At iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mahalan natin ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lulubusin. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, may mga Pariseo na lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilot siya, kaya kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinakintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sandibutan,
nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaki na humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangalunya. At ang babae na humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa ating Ebanghelyo ngayong umaga, may dalawang paalaala ang ating Panginoong Jesus. Ang una, ang lalaki at babae na nag-asawa hindi na sila pwedeng maghiwalay pagkatapos. Magsasama sila sa kanilang bukay magpakailanman. Pwedeng mag-asawa ng iba ang lalaki. Pwedeng mag-asawa ng iba ang babae kung namatay na ang kanilang partner. Diyan sila pwedeng mag-asawa ng iba. Pero habang nabubukay ang dalawa, lalaki at babae na nagsama sa pag-aasawa, hindi na sila pwedeng maghiwalay hanggang ang isa ay namatay. Ang ikalawang paalaala po, ano ba itong paghihiwalay o diborsyo na pinakikintulot ni Moises sa ngalan ng Diyos? Hindi ito katulad ng diborsyo o paghihiwalay na ginagawa ng mga tao ngayon. Kung ang lalaki at babae sa kanilang bukay pag-aasawa, hindi sila nagkakasundo, away ng away, laging gera, walang kapayapaan ang kanilang pagsasama,
pinapayagan sila ng Diyos na maghiwalay, pero pansamantala lamang. Ang dapat nilang gawin kung sila ay naghiwalay, mag-isip silang dalawa sa kani-kanilang sarili. Isipin nila kung saan sila nagkukulang sa kanilang asawa at baguhin na nila ang kanilang buhay. Kung nabago na nila ang kanilang sarili, dapat magsama sila muli bilang mag-asawa. At habang sila ay naghiwalay pansamantala para baguhin nila ang kanilang buhay, hindi sila pwedeng mag-asawa ng iba. Manatili silang dalawa bilang mag-asawa at inaasahan ng Diyos kung nabago na nila ang kanilang sarili, dapat magsama sila muli. Sapagkat sa Diyos, ang pinagsama niya na lalaki at babae, hindi na pwedeng maghiwalay at mag-asawa ng iba. Kaya itong diborsyo na ipinakikintulot ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, paghihiwalay pansamantala kung ang buhay ng dalawa ay gera, mag-isip sila ng husto, baguhin nila ang kanilang sarili, at kung nabago na, magsasama sila muli bilang mag-asawa. Habang sila ay naghiwalay ng pagsamantala, hindi sila pwedeng mag-asawa ng iba. Kung ginagawa nila yun, pangangalunya, sabi ng Panginoon. Kaya ang diborsyo sa panahon ni Moises, hindi katulad ng diborsyo na alam natin sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, ang iniisip ng tao, hindi yung diborsyo sa mata ng Diyos. Ang mga tao ngayon, ang pag-alam nila sa diborsyo, kung hindi nagkakasundo, maghiwalay, mag-asawa ng iba. Yan ang isip ng tao, hindi ang Diyos. Ang Diyos ang ibig sabihin ng diborsyo. Kung hindi sila magkakasundo, maghiwalay muna pansamantala ang kanilang homework. Mag-isip-isip, tingnan nila kung saan sila nagkukulang sa kanilang sarili. Baguhin nila ang sarili at magbalikan sila kung nabago na nila ang kanilang sarili. Hindi sila pwedeng mag-asawa ng iba. Yan ang dalawang paalaala ng Diyos sa ating ebanghelyo ngayong umaga. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato.
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-ibig, tayo ay nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig, tayo ay pinagbubuklod. Dumulog tayo sa kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng puon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga lider ng mga bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging sentro nawa ng kanilang relasyon ang Diyos upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling sa langit, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmakal naming Diyos, dinggin mo nawa ang iyong nagsusumamong sambayanan. Itulot mong madama naming lubos ang iyong pag-ibig sa mga tao, bagay at gawaing sambayanan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, Anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ito'y para lamang sa'yo,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang pag-aakin ng mga alay na iyong inikabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagniligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamakaw. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat di niya tinularan ang aming pagkamatuwayin, niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang gili mong anak, at kami ay tungkayan mo na may pag-ibig na tulad ng pagtatagi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw na'y nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyagan at ng iyong pagtingin sa amin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Narakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandu para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang
laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid namin na Himlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipakintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag nang tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
lakay hanggat hindi nahihimlay sa puso mo dalisa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo na sa pagsasalo namin sa pagkain at inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasamang at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikaunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Yes.
Nazareno, hindi narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,